po ang damdamin ng mga netizen sa kwentong ibinahagi ng veterinarya na si Jacqueline Maddy, kung saan tampok ang 4-month-old na Belgian Malinois. O, tama ba? Malinois na si Princess na sumagipo sa buhay ng 5-year-old na bata na naiwang natutulog sa nasusunog na bahay nung madaling araw ng Biyernes, April 21, sa nangyari po sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Agad na dinala si Princess sa veterinary clinic matapos magtamo po ng third-degree burn sa kanyang mukha, tenga at mga paa. Ngunit ligtas na po sa kapahamakan. Para humingi po ng update sa hero puppy na si Princess, kausapin natin ang vet na nag-aalaga po kay doctor, na si Dr. Jacqueline Rufino Maddy. Hi, Dr. Rufino. Kumusta na po si Princess? Magandang araw po, Ma'am Bernadette. Good morning. Sa kasalukuyan po, 12 days na po si Princess na namamalagi sa aming clinic, ano po. So, nasa proliferative stage na po yung kanyang mga natamong sugat or nagsisimula na pong tubuan ng balat, no? Or nag-hyperkeratinize po. So, stable naman po si Princess sa ngayon. Napaka-active niya, napakalakas kumain. So, talagang ang lumala lang po talaga sa kanya is yung mga sugat na natamo niya, no, during the fire incident. So, araw-araw po namin yung ginagamot para mapabilis po yung pagbiling at para po makauwi na po si Princess sa mga kanyang may-ari po. Sino ba yung may-ari, yung bang family ng sinakluluhan niya ang may-ari din sa kanya? Yes po, si Sir Ruel de la Fuente po. Ikwento mo naman paano ni-rescue ni Princess yung bata ba? Tama, may batang hindi nakalabas? 5 years old. Ito pong kwento na po ito is kwento lang din po sa akin ni Sir Ruel habang ginagamot po namin si Princess nung araw na dinala nila si Princess sa aming clinic, no? So sabi niya nga po, 2 a.m. po ng madaling araw, nagising nga po sila dahil may sumisigaw po ng tulong-tulong. So, pagising nila, ayun, nagsisimula na pong mamuo yung apoy sa kanilang bahay. So, sa sobrang panic nila, lahat po sila ay sabay-sabay na tumakbo papalabas sa kanilang bahay, no? So, habang nagpapanik sila sa labas at hindi mawari kung anong kailangan nilang gawin, ito pong si Princess po, kasabay nila na lumabas, is tahol ng tahol sa may-ari kay Sir Noel na para bang may gustong sabihin. So, habang tahol ng tahol si Princess, bumalik po siya sa loob ng bahay na nasusunog at agad din po siyang sinundan ng may-ari, no? Para isalba bakit balik pumasok si Princess sa loob. So, pagpasok niya po, nakita niya yung 5-year-old niya na anak na natutulog pa rin po, no, sa gitna ng nakasusunod na bahay. So, dali-dali niyang binitbit ng kanyang anak palabas, no, at si Princess po ay naiwan sa loob. Hinanap niya pa rin po ito sa loob ng bahay, binalikan niya, pero hindi niya na po nakita yung aso. So, nakita niya na lang po on the next day or kinaumagahan po na yung aso na sa kabilang bahay na po at nagtamo nga po siya ng third degree burn, no? Burn injury, specifically sa kanyang mukha at sa apat na mga paa, no? Lalo na po sa talampakan, talagang sunog na sunog po yung kanyang balat. Immediately po, dinala po nila si Princess sa City Veterinarian Office po, no? At dahil nga po malala at complicated yung kanyang sugat, ni-refer po yung aso sa aming Friday na clinic, ma'am, no? So, pagdating, dinextrose namin agad yung aso, binigyan ng mga gamot para maibsan yung pain, and then drenessing po namin or nilinisan agad yung mga sugat. So, sa kasalukuyan, nagpapagaling na po si Princess at excited na pong umuwi. Ayan, ako. So, ilang... Sorry, doktora. So, gaano pa po katagal ang kailangan para sa pagpapagaling ni Princess? So, sa amin pong na-observe, napakabilis po mag
regenerate ang balat ni Princess, no? Dahil na din po siguro sa tulong ng laser therapy na kanya pong nare-receive every other day po, ma'am, no? So, siguro po, maglalagay pa po siya dito ng more than a week or more so 2 weeks po. Oh, one or two weeks, medyo mabilis na lang yun. Pero nakakakita naman siya kasi nakita ko nasunog rin yung mukha niya. Bandang ano. So, on the first day po na dinala dito si Princess, sobrang maganang mukha. Hindi niya po mabukas yung dalawa niyang mata at saka bungaman. No? So, sa tulong po ng mga gamot, unti-unti niya pong na-open yung mata niya at happily, hindi naman po nagtamo ng injury yung kanyang dalawang mata. No? Talagang balat lang po yung napurukan. Ay, thank you. May, wala po bang ano long parang long-term effect? Trauma? Itong, for sure may trauma. Itong nga nangyari kay Princess, meron po bang iba pang mga aasahang komplikasyon na hindi man lalabas ngayon agad? Possible po, ma'am, no, na dahil po sa exposure niya sa apoy, baka po matakot na siya sa apoy. Pero considering that Princess is a brave dog, sa tingin ko naman po, wala naman pong mga ganong klaseng trauma na mangyayari. Physically, Doc, like sa baga, sa ibang organs niya since naka-inhale din siya ng fumes. Yes, yes. Opo. So, sa unang dalawang araw po ni Princess dito, mapapansin po talaga na may respiratory distress siya, ma'am, no? Dahil na po sa smoke inhalation na nangyari during the fire. So, madami-dami din po siyang na-inhale na usok. So, dahil din po sa mga laser therapy at kumot na pinigay, so unti-unti naman pong nag-recover yung lungs mo po. Ayan, talaga. Mabuti na lang. Ay, dako. At nariyan kayo, doktora, para tulungan ang pamilya nitong si Princess. Ay, ilang taon na po si Princess? 4 months old. Papi pa lang talaga, no? Talagang tuta pa lang. And then, gano'n nakatagal siya nag-stay dun sa family? Siguro po nasa 2 months na rin po. Kasi binili lang din po nila sa Princess sa Twitter po. Enough pala yung 2 buwan lang. Kasi 2 buwan lang yun, ano, doktora? Enough yung panahon na yun para ma-attach si Princess sa buong pamilya for him to be a hero like this? For her pala? Based po sa story, no? Kilalang kilala na po ni Princess ng kanyang mga ano, no? So, compare po kasi sa tao, mas malakas po ang sense of smell nila ng 10,000 to 100,000, no? So, siguro isa din po yun na way para malaman ni Princess or naamon po siguro ni Princess kanyang amo na still inside me. Tsaka yung, ano, doktora, Ate B, yung attachment, I'm running out of word. Attachment niya dun sa bata. Sa family. Yung alam mo yun na to do that. Yung baging hero na ganun. Kasi, mga dogs instinctively to run away from danger. Yes, yes. Ito hindi eh. Talagang to save them, to rescue, no? And with 2 months to just being with the family. With the family. Imagine. Sobrang galing din naman po ng pag-aalaga ng pamilya. At magasto siguro, Tita Wines. Doc, alam ko may mga kailangan pa si Princess, tama ba? Siyempre, gagamutin pa yan. Oo. Fully healed, kaya may mga natatanggap pa rin po siyang mga gamot at therapy po, no? Para may therapy pa. Grabe. Kung ganyan naman ang aso mo, talaga naman. Oh my gosh. Diba? Babayaran mo kahit magkano. Nakakaiyak naman talaga yung nangyari. Pero ano ba, humihingi ba tayo ng tulong? Kasi baka magastos doon sa gamutan po ni Princess. Naging tulong ngayon, ano? Parang hindi naman yata nananawagan yung pamilya ng tulong, doktora, no? Yun din nga po, ma'am.
una po nilang dinala yung aso sa City Veterinarian's Office, no? So, dahil nga po sa sa insidente na nasunugan yung may-ari, wala din po talaga silang kakayahan para dalhin sa private veterinarian alaga nila. So, nakipag-ugnayan po sila sa isang non-government office. Ang tawag po sa org na ito is A Heart for Paws. Sila po yung unang nag-rescue kay Princess, no? Ang A Heart for Paws po ay isang organization kung saan ang kanilang advocacy is to rescue stray dogs or cats, mga aso po na pag-alagala sa daan. Kanila po itong nire-rescue, ina-adopt, binibigyan ng mga pagkain, inadala sa kanilang shelter, at ng mga aso po na nangangailangan ng vetting, pinapagapon po nila sa amin. Sila na din po yung responsible para mangolekta po ng mga funds para po mabayaran or maka-assist sa vet. Through the foundation. Anong pangalan ulit ng foundation, doktora? A Heart for Paws po. Heart for Paws. Thank you so much, doktora, ha? And Princess, get well soon! Yes, maraming salamat! At dumulog